Mabaging aming dakilang-amang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pangitan ng inyong banal na salita, naundam po namin na ang lahamang aming kasalanan ay tinubos na dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin. Kami po ay nakatipon sa oras na ito upang purihin ang inyong dakilang biyaya. Sa pangitan ng inyong sakripisyo sa cross, lahat ng aming kasalanan ay tinubos na magpakailanman. Kaya dahil sa inyong dakilang biyang ito, magkaroon kami ng buhay na walang hanggan at buhay na pag-asa tungo sa inyong kaharian na darating. Ngayon, nakikita po namin na maraming tanda ng katapusan ng panahon ay natupad na. Kaya po, pakikabayan niyo po kami upang ibahagi ng inyong ebanghelyo para sa mga ligaw na kaluluwa sa pamamagitan ng konting nalalabing panahon. Ito po ang pasimula hanggang sa wakas. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa oras na ito. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Hesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Okay. Buksan po natin ang Biblia, mga awit 116. Kasama ng ibang brother sana. Mga awit 116. Verse 12 hanggang 13. Ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Okay. Siguro 1 na lang po muna. Ulitin po. 3, 2, 1. Ako, ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin, aking itataas sa kaligtasan, tatawag sa pangalan ng Panginoon. Okay, salamat po. Ilang araw po, pinaharap po natin ang tungkol sa yung papapasalamat sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, sa lahat ng bagay, magpapasalamat kayo sa Panginoon, sa lahat ng bagay. Bakit po? Dahil, dahil tinanggap po natin ang biyaya ng Diyos. Tama po ba? Kaya kung sinabi nyo sa iba, salamat po. Kung sinabi nyo po sa iba, salamat po. Anong ibig sabihin? May tinanggap. May tinanggap mula sa kanya. Tama po ba? Walang tinanggap naman. Biglang kung nagsabi sa'yo sa kanya, salamat. Mukhang strange na ito, ano? Kaya bakit sinabi ng Diyos, sinabi ng Bible, sa lahat ng bagay,
ay nagpapasalamat kayo sa Panginoon dahil maraming bagay na tinanggap natin mula sa Diyos noon pa, no? Ngayon din, karon sa umaabot. Kaya ano pang tinatanggap nyo mula sa Diyos? Ano pang tinatanggap nyo? Mo kunwari, halimbawa, ano po? Sumper po, sumper. Kaligtasan, yun ang pinakamalaking bagay, kaligtasan. Mo marami pa po, ano? Marami pa. Yung buhay, oras, ano po? Hangin, yes. Tapos, ano pa po? Marami po, marami. Ano? Ano po? Pagkain. Po. Maraming bagay tinanggap natin. Yung buhay natin, yung oras natin, yung family, mga magulang, tapos kapatid, tapos iglesia, kapatiran sa loob ng iglesia, lahat, ano po, malaking biyaya po ito. Ano pa ang kasalanan? Kahit tinanggap natin ito, kung hindi tayo magpapasalamat sa Diyos, yun pa ang kasalanan. Kaya hindi sinabi ng Bible, hindi sinabi ng Diyos sa atin, ibigay mo sa akin kahit anumang bagay mula sa iyo. Dahil tayo po ay nilikha ng Diyos, siya pa'y takapalikha. Ano pang unang step? Ibinigay ng Diyos muna sa atin ng marami. Then tapos, ibalik nyo kahit konti para sa akin. Kung kayo po ay magpapasalamat sa akin. Yan. Kaya meron pong halimbawa na gaya ng alam ninyo. Anong nangyari sa Garden of Eden? Ibinigay ng Diyos maraming bagay sa Garden of Eden kay ano po, kay Adam. Tama po ba? Maraming prutas, lahat-lahat, mga hayop, lahat. Tapos binigyan siya ng ano po, asawa niya din, no? Lahat po ibinigay niya ng Diyos. Tapos sabi ng Diyos, sa ginna ng Garden of Eden, isang prutas ito pinabawal niya. Ito sa akin na. Don't touch. Yung pang isang paraan upang pagbigay ng pasalamat o paggalang sa Diyos. Tama po ba? Naintindihan po? Una, ano ang unang step? Sinabi ng Diyos, ibigay mo sa akin mo maraming bagay. Hindi. Ibinigay ng Diyos ang maraming bagay kay Adam. Tapos, ibaklik mo. Ganon po, ano? Pero, anong nangyari? Ibinigay ng Diyos ang maraming bagay sa kanya, pero siya mismo ay nakasala. Hindi siya ano, kaya po nakasala siya, nakasala siya. Tapos nila, bakit ginagaw mo ito? Sabi ng Diyos, anong sagot niya? Na ibigay mo. Dahil kay Eva, na ibigay mo, nakasala ako. Nagpapasalamat sa Diyos. Anong sinabi ni sagot, anong sagot ni ni Eva? Ibig sabihin, sa loob ng puso nila, umpa. Kaya sila po ay nakasala ng mas madali.
isang araw na may buong pasasalamat sa Diyos. Yung araw po natin ito ay araw ng kaligtasan. Iba naman po yung araw nila. Ano po? Pagkawasa patungo sa impyerno. Kunwari, kasalanan, habang lumipas ang panahon, ano pang darating sa kanila? Impyerno. Yung isang araw din, ito pa ay araw ng kaligtasan. Kaya, siguro naranasan po natin ang maraming pagpabago sa ating buhay. Kung mahalaga po ang araw, siguro gamitin natin ang isang araw talagang para sa Panginoon. Magkaroon siya ng konting sakit, mamasakit yung tiyan niya paulit-ulit, kaya bumisita sa hospital. Ano po? Sabi ng dog, ano daw? May cancer na daw. May tayo, nagulat siya. Tanong ng tanong, tapos isa pang check-up. Natitirang oras nyo, natitirang buhay nyo, 6 months lang. Po sa kanya, yung 6 months ay napakahalaga. Tama po ba? Napakahalaga po ito. Dapat gamitin ito para sa Panginoon. Yung 6 months. Kailangan kong evangelize. Ano pa ang kailangan? Kasi napakahalaga po ang 6 months sa kanya. Kasi yun lang natitira. Kaya, yung halaga ng isang araw ay pare-parehas po lahat ng natitirang panahon sa atin. Siya naman, dahil sa sakit, medyo klaro na yung natitirang panahon. Medyo klaro na po. Ano? 6 months daw, sabi ng doc. Pero, sa atin, yung natitirang panahon natin ay 6 months lang. Ako sa ibang lugar doon sa Bicol, mga 4 na kapatid ay nawala. 4 na kapatid ay nawala na. Hindi lahat sila ay matanda. Kinuha ng Diyos one day before ng summer retreat. Kaya po yung natitirang oras, hindi natin ay hindi natin alam sa pangitan ng ganitong sample, napakahalaga na tinanggap natin. And dahil dito, ligtas na po tayo. Dahil dito, naunan po natin ang biyaya ng Diyos. And dahil dito, tuloy-tuloy pa rin tayo sa kay Papa.
Kaya marami po na natanggap natin. Lahat po ay mahalaga, no? Malaking bagay ay kaligtasan. Kaya ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabuhayan? Saro ng kaligtasan, the cup of salvation, and tatawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya ilang biyaya, and tapos kung naunan po natin na kung gaano kahalaga ang biyaya na natanggap natin bago tayo. Yung kanina, nang nauna niya na 6 months lang natira sa kanya, mahalaga pala yung buhay niya. Mahalaga naman eh. Ngayon lang nauna niya, mahalaga pala yung buhay niya. Kaya nauna niya talaga kung gaano pahalaga ang buhay niya na natitira. Kaya po yung pasasalamat sa Diyos, hindi po ito option. Sinabi ng Diyos, ito po. And tapos ito pa ang pinaka importanteng trabaho ng mga ligtas, no? Kung magpapasalamat tayo sa Panginoon palagi sa lahat ng bagay, magbabago tayo kahit unti-unti. Una, dahil sa tinanggap natin noon, yung unang pakibig, mula sa unang pakibig, yung kaligtasan. And tapos, yung tinatanggap natin ngayon, araw-araw, yung mahalagang oras, mahalagang pagkakataon. And tapos, yung mga darating pa, yung mga tatanggapin natin, na sigurado dahil sa kanyang pangako, dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kanyang kabutihan, tatanggapin natin ng sigurado. Dahil sa mga tatlong bagay, magpapasalamat tayo sa Panginoon palagi. Dahil sa iyong unang pakibig, dahil sa iyong bagong pagkakataon, dahil sa iyong mga darating na pag-asa ayon sa kanyang pangako. Kaya, ang tao ay nilikha lang dahil natanggap natin ng mga maraming mahalagang bagay. Dapat sa lahat ng bagay magpapasalamat tayo sa Panginoon. Kaya dati po, ganito po ang nangyari. Narinig ko din lang doon sa Korea, ito pang nangyari. Isang sister, yung asawa, siya pa yung naunang naligtas. May asawa, pero yung asawang lalaki hindi pa ligtas. Siya pa yung naunang ligtas. Asawang babae, sister, no? Pero yung asawang lalaki, ayaw niyang makinig. Paminsan umaten, parang ganon, yung Bible seminar, parang ganon. Medyo konting matikas po ang puso niya. Tapos, lasinggiro. Kaya, kung weekend na, Sabado, sigurado siyang may, ano po, may barkada sa kasama ng barkada at mga sa inuman. Kaya, hard to invite talaga, no? Hard to invite. Pero ini-invite niya. Basta yung asawang lalaki din, paminsan-minsan umaten din siya, pero hindi po siya talagang nakaunawa. Kaya yung sister, yung mga ibang sisters naman, yung asawa niya ligtas na daw, magulang niya ligtas na daw. Nang naringin niya yung balitang ito, masaya, pero sa kabilang banda, nalulungkot. Yung asawa ko, bakit ganito, ano? Kaya po, nanalangin siya sa Panginoon. Sa panalangin niya, bigla niyang tanda ng Bible verse na ito, sa lahat ng bagay, unang desolika, no? Sa lahat ng bagay, nagpapasalama kayo sa Panginoon. Tama. Kaya ano ang kondisyon na nagpapasalama ako sa Panginoon?
Basta nang tingin niya ang asawa niya, basta may asawa na ako. Yung iba naman, yung asawa niya, patay na. Basta may asawa na ako. Kaya magpapasalam ako sa Panginoon. Panginoon, magpapasalam ako sa iyo dahil basta may asawa ako. Yung pang basimula. Tapos, yung mga iba naman, yung asawa ng iba, meron pong mga lasinggero. Tapos, yung ugali niya, medyo grabe. Kaya kung dumating, umuwi na siya sa bahay, parang sinusuntok niya daw yung asawa ng babae. Sa tingin niya, yung asawa ko, lasinggero, pero medyo mabait naman. Salamat po, Panginoon, kasi mabait siya. Tapos, kung dumating na siya, diretso sa tulok. Kaya mo, wala daw yung mga iba't ibang mga inaasikaso kumpara sa iba. Ay, salamat po, Panginoon, kasi ano, dumiretso sa tulok. Basta kasusunod na araw, kung may trabaho na, gumising daw siya ng maaga na walang ano po, iba naman. Gising ka na ngayon, ganyan-ganan man. Siya naman, gumising daw, maayos. Ay, salamat po, Panginoon, gumising siya naman, maayos. Kaya mo, hinahanap niya yung mga ano po, mga bagay-bagay. Tapos, iba naman, mga ano, babaero, siya naman, hindi naman ganyan. Okay. Kaya nagpapasalamat siya sa Panginoon, unti-unti, paulit-ulit. Basta pa, yung iba naman, hindi sila umaten sa Bible seminar, siya naman, kahit pa paano, paminsan, kahit paano, umaten siya naman sa Bible seminar. Salamat po, Panginoon. Salamat po, salamat po, salamat po. Marami na, no? Marami na daw. Sa isang araw, narinig nang yung asawang lalaki ang panalangin niya. Anong sinabi mo? Nagpapasalamat kayo talaga? Oo. Tapos, nakbago na yung mukha niya. Tapos, sige, subukan ko. Next time, I attend. So, iwasan ko na lang yung mga, ano, barkada. Kaya umaten siya sa Bible seminar. Ligtas na. Siya. Ligtas na daw po. No? Kaya po, ano pang yung, ngayon meron po tayong Bible seminar, tama po ba? Bukas, mo ano-ano, doon, mga cell group 2 seminar, cell group 4 seminar, mga cell group, ano po, din seminar din po, na darating, cell group 4 area pa ulit, Mandawi, no? Mga Grand Bible Seminar. Yung lahat ng mga langkat ito, galing sa mga prayer fellowship ng mga kapatiran. Kaya po, yung lahat ng mga bagay ay mahalaga sa atin. Ano po ba? Mahalaga po ba ito o hindi? Mahalaga po ba ito o hindi? Mahalaga po ito talaga. No? Basta, meron po tayong venue. Paminsan, tingnan nyo yung mga venue ng ibang church. Kubo lang yan, kubo. Kung dumating na yung bagyo, walang solution, walang magagawa. Dito naman, kahit ang lakas na yung bagyo, mo konting sira lang. Yung ibang church naman po, pagkatapos ng Python audit, bagong construction. Yung pang simula, bago na siya sila. Yung, kasi yung kubo nila, totally collapse. Nawala na yung bubong, lahat. Tayo naman po, pagkatapos ng typhoon, kaagad ano na? Kaagad Bible seminar. Impossible sa kanila. Tayo naman po, may generator pa. Ano pa? May tubig pa. Pag-mahan, tanda nyo pa ba? Yung lahat ng kapatiran, dito sila. Kasi may, dito may kuryente, doon walang kuryente. Dito may ilaw, doon walang dilim na dilim. Mo basta may invite pa, no? Ano po, kaya po,
Dapat magpapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng bagay. Natapos, subukan nyo mo ang lahat ng bagay, hawakan nyo ang mga kabutihan. Ibig sabihin, kailangan natin natakpuan yung mga bigay ng Diyos, mga biyaya araw-araw, sa maliit na bagay muna, sa maliit na bagay. Kaya po, Colossians chapter 2, 7. Colossians chapter 2, 7. Na nakaugat at nakatayo sa Kanya na matibay sa pananampalataya. Nakaugat at nakatayo sa Kanya, matibay sa pananampalataya, sa Kanya, gaya ng ituro niya sa iyo, na sumasagana sa pasasalamat. Abounding in it with thanksgiving. Rooted, nakaugat, nakatayo, build up in Him, established in the faith, matibay sa pananampalataya. Kaya kung ganun po, sumasagana daw po yung ating pasasalamat sa Diyos, sumasagana. Yung pang ano po, pasimula ng Kristiyanong pamumuhay. Kaya yung mga ibang relihiyon po, ano po yun? Ano pang condition ng kanilang kaligtasan? Yung gawa nila, yung sakripisyo nila, yung gawa nila mismo. Kaya kung okay po yung gawa nila, maliligtas. Kung hindi okay yung gawa nila, hindi maliligtas. Ang problema, hindi palaging okay naman yung gawa nila. Kaya po yung pasasalamat sa puso niya ay depende sa kanyang gawa. Kaya wala pong pasasalamat talaga sa kanilang puso. Palaging kulang. Tayo naman po, ligtas na po sa pangitan ng sakripisyo ng iba. Sino po yung Panginoon? Kaya po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kaya ito pa ay pasimula ng pagpabago sa ating buhay. Yung lahat ng problema sa ngayon ay nagagaling sa kasalanan ni Adam. Anong kasalanan niya? Hindi siya nagpapasalamat sa Diyos. Para tungkol sa yung tinanggap niya lahat ng marami. Kaya po, sana magpapasalamat tayo sa Panginoon palagi. Ito pang utos ng Diyos. Kung hindi, dahil meron po tayong maraming tinanggap na mahalaga, kaya kung hindi, ito pang ating kasalanan. Kaya maraming gaawin sa inyong buhay, sa Modesta Church, maraming gaawin na may walang papapasalamat sa Diyos. Ito pa ay katanggap-tanggap sa Diyos o hindi? Maraming gaawin na walang papapasalamat sa Diyos. Ito pa ay katanggap-tanggap sa Diyos o hindi? Ano po? Naintindihan niyo po? Yung malinaw po yung sinabi ko? Malinaw po sa inyo? Klaro po? Ito pa ay kasalanan po ba? Ay, ito pa ay katanggap-tanggap sa Diyos o hindi? Hindi ito, hindi. Dili. Dili. Sa inyong paningin din, dili. Tama po ba? Kaya ano pang tinitingnan ng Diyos? Yung puso natin. Tama po ba? Yung puso natin. Kung meron pong maraming gawain para sa Panginoon daw, pero sa puso natin, maraming reklamo. Katanggap-tanggap po ba ito sa Diyos? Hindi. Hindi. Kaya una, hawakan mo o yung kabutihan. Natakpan nyo ang biyaya ng Diyos. Kaya sa bawat lakad, sa ating bawat lakad, kailangan natin
tibain yung rason bakit tayo po ay dapat nagpasalamat sa Diyos ngayon. Okay? Para meron po tayong tamang direction. Tamang direction. Okay? Ano po? Dapat natin tibain. Ano po? Yung rason kung bakit tayo pa ay magpasalamat sa Diyos araw-araw o ngayon, tuloy-tuloy. Sana yung rason ay hindi cancer. Kung ganito lang, medyo yung rason niya medyo ano na po. Sana yung rason niya ay magandang bagay, yung dahil yung ating mga biyaya na natanggap natin, yung mga biyaya ng Diyos na natanggap natin. Kaya po, mga awit 50 verse 14, mag-alay sa Diyos na papasalamat na alay at tuparin mo ang inyong mga panata sa kataas-taasan. Mag-alay tayo sa Diyos ng pasasalamat na alay. Pasasalamat na alay. Kung meron po tayong pusong pasalamat sa Diyos, bilang resulta dito, magkaroon tayo ng mga pagpabago, prutas sa ating buhay. Yung pang-alay. No? Alay po. Gusto kong sukulian ang kanyang biyaya sa pangitan ng ganito. May kasunod na yung ano po, yung pangyayari. Kung tinanggap natin ang biyaya, tapos kung naunan po natin kung gaano kahalaga ito. Ngayon na raw, araw ng Panginoon, napakahalaga po ito. This week din po, ano, meron po tayong Bible seminar. Napakahalaga. Umaga tapos yung mga gabi din po. No? Napakahalaga po ito. Kaya sa church, ligtas na po tayo sa pangitan ng salita ng Diyos. Kung meron po tayong mga Bible seminar, kahit saan, una, dapat tayo pa'y magpapasalamat sa Diyos dahil meron po tayong pagkakataon upang maglilingkod tayo sa Panginoon, upang luwahati ng kanyang pangalan, upang sukulian ang kanyang biyaya, upang iligtas ang mga ibang kaluluwa na minamahal po natin, mga kilala po natin. So, tingnan nyo po, kung kilala nyo nasa impero, no, nagagalak kayo sa langit. Nagagalaktin pa rin tayo sa langit pero nalulungkot po tayo. Sana dapat hindi po ito nangyari. Pero depende sa kanila kung tinanggihan nila ang Panginoon Jesus, paano kaya. Pero hanggang sa ating makakaya, dapat natin sikapin, no? Para matin sila. Basta binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong ito. Kailangan ninyong malaman kahit konti ng detalyado. Kung meron po tayong Bible seminar, maraming gastos. Tama po ba? Maraming gastos. Mula sa inyo, hindi kaya. May tulong ng iba. Palagi. Kung meron po tayong Bible seminar, hindi po ito libre. Tama po ba? Hindi po ito libre. Kahit may kuryente pa, hindi po ito libre, no? Maraming gastos. Maraming sacrifice. Nang iba. Kayong sakripisyo ng iba, no? Mga 90% dahil sa kanila. Meron po tayong konting sacrifice, mga 10%.
Dahil dito, meron po tayong mga mahalagang pagkataon para sa evangelization, para sa mga kaluluwa dito, sa lugar na dito. Kaya gaano kahalaga po ang lahan ng mga ating lakad. Sakripisyo ng mga kapatiran. Yung kapatiran, hindi po sila lahat mayaman, no? Meron pong mayaman din po, pero hindi po sila lahat mayaman. Nang umalis ako sa Korea 15 years ago, may bigay sa akin ng isang sister na matanda. Matanda siya. Pastor, ito para sa inyo. Gamitin mo ito para sa Panginoon. Ay, salamat po, Nanay. Yung bahay niya, isang kwarto lang. Isang maliit na kwarto. Yung katawan niya, hindi maganda. Yung sakit mo, parang ganito lang po. Yung anak niya, hindi ligtas. Kay pinababayan nila. Hindi nila inaalagahan. Nagulat ako. Hindi ko na in-expect. Siya mismo lumapit sa akin. Pastor, ito para sa inyo. Para sa inyong ministry doon sa Pilipinas. Hanggang ngayon, tandaan ko din po. No? Hanggang ngayon. Yung mga ilang kapatiran, may sideline, part-time job, para ano po, para sa offering dito. Nagpa-part-time job sila. Kasi hindi sapat po yung kita nila para sa kanyang aral pa. Kasi sila mismo nagpa-part-time job. Narinig ko po isang pastor na hindi kumain na daw sila ng dalawang beses lang sa isang araw para sa overseas mission offering. Dalawang beses lang kumain daw sila. May isang kapatiran na kabataan. Kung meron pong ganitong handok ng papasalamat, alay na pagsasalamat sa Diyos. Kaya, mainisin natin, meron pong mga isang kapatiran na mayaman na nagbigay ng malaking halaga ng handok para sa mga church na ito, mga ganyan. Sa tingin ng Diyos, yun pang malaki? Sa tingin ng Diyos, yun pang malaki ba? Anong sinabi ng Bible? Gaya ng sinabi ng Panginoon Jesus, nang tumitingin siya sa isang babaeng ano po? Babae ano po? Ha? Babaeng ano na? Biglang hindi ko tanda. Isang matandang babae, no? Na walang asawa. Ang balo, babaeng balo na naghandog siya ng dalawang coin lang po, coin lang konti, mga 20 pesos. Sabi ng Panginoon, yung handok niya ang pinakamalaki. Pinakamalaki. 20 peso lang naman po, pinakamalaki daw. Kasi galing sa yung buong buhay niya daw po, no. Kaya sa pamamagitan ng mga sakripisyo ng iba na ganito, meron po tayong pagkataon na tayo pa ay naligtas. Meron po tayong pagkataon para magkaroon tayo ng mga Bible seminar pa ulit, no? Kaya dapat tayo pa yung magpapagumpaba sa harapan ng kapatiran, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Panginoon Jesus. Kung ligtas na po isang kaluluwa, meron po tayong mga konting sakripisyo, pero 99.9% ligtas na po siya, hindi dahil sa ating sakripisyo, kundi dahil sa sakripisyo ng iba, lalong-lalong ang sakripisyo ng Panginoon Jesus. Yung sakripisyo niya, kumpara sa sakripisyo ni Jesus, yung sakripisyo na ay parang maliit lang naman po, no? Maliit lang naman. Pero kahit maliit na yung sakripisyo natin, gagantihan pa rin ng Diyos daw, malaking biyaya pa. May bakit kailangan gantimpala? Hindi kailangan gantimpala. Kahit walang gantimpala,
para sukulian ang kanyang biyaya. Hindi naman ano po sapat yung lahat ng buhay natin. Kaya yung mga natitirang oras, mga hindi natin alam, sa panahon natin ngayon, medyo malapit na po ang kanyang pagdating, kaya yung computation, hindi ayon sa yung haba ng pamumuhay ng isang tao. Kung 30 po kayo, ayon sa Bible, yung haba ng pamumuhay, 70, kaya yung natitirang oras nyo ay 40. Pero ngayon, hindi po ganyan yung calculation, kasi darating po ang Panginoon. Mga ilang taon lang mo nyo natitira. Sabi ng mga scientifico, kahapon lang po, sinabi nila, hanggang 2025 lang daw. Ano po yung ano po, posibleng panahon na kaya natin ayusin yung pagpabago ng klima? 3 years lang natitira daw. Hanggang 2025, kung hindi kaya natin ayusin ang lahat, papasok daw sa malaking problema. Yung pagbabago ng klima ay naging grabe na daw po. Sa physically, 2025 lang po. Pagkatapos ng 2025, hindi ko alam kung anong mangyari. Kung medyo masyadong masama na ang panahon, siguro kukunin tayo ng Diyos. Tama po ba? Palaging may bagyo naman, paano tayo makaroon ng Bible seminar? Palaging may bagyo naman. Ay, kung kukunin tayo ng Diyos, hindi na kaya naman eh. Kaya yung isang araw ngayon, napakahalaga. Sabi ng Doc, yung ating Panginoon, yung natitirang oras nyo, hindi mahaba na. Kaya po, hindi dahil sa cancer, kundi dahil sa kanyang pagdating naman. No? Dahil sa mabuting balita, hindi dahil sa masamang balita. Tama po ba? Yung natitirang oras natin ay konti lang. Kaya na, dapat natin pinahalagaan yung ating natitirang oras. Kaya mag-alay sa Diyos ng papapasalamat na alay. Papapasalamat na alay. Kaya alay. Pagdating sa alay, ibig sabihin may konting iba po yon. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Kung narinig natin yung ganitong mensahe, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, sa pamitan ng ating bibig, ay salamat po. Salamat po sa iyo. Salamat po sa Panginoon. Yung pang-inisim natin kaagad, sa pamitan ng ating bibig. Pero kung patating sa alay na, alay. Ibig sabihin, kailangan action. Tama po ba? Kailangan action. Kailangan sacrifice. Kaya kung purong salita lang, hindi po ito tunay na papasalamat sa Diyos. Kaya dati, doon po sa Lucas chapter 17, meron pong 10 ketongin na lumapit sa Panginoon Jesus. Panginoon Jesus, tulungan mo ako. Panginoon Jesus, ligtas mo ako. Panginoon Jesus. Kaya pinagalingan ni Jesus ang 10 ketongin mula sa sakit niya. Sige, punta ka sa mga pari. Kaya habang lumalakas sila, gumaling na sila kaagad. Tapos, ilan po? 10 ketongin ay gumaling mula sa sakit. At isa sa kanila lang bumalik sa Panginoon. Isa sa kanila lang bumalik sa Panginoon upang purihin ang Panginoon, upang sambahin ang Panginoon Jesus. Isa sa kanila lang. Siya po ay Samaritano, hindi Hudyo daw. Bakit siya lang bumalik? Nasaan yung mga siyam? Sabi ng Panginoon Jesus, ikaw ligtas na. Kaya po, kung magpapasalamat tayo sa Panginoon, magpapasalamat pa kayo sa Panginoon? Magpapasalamat ba kayo sa Panginoon? Magpapasalamat pa kayo sa Panginoon? Itaas niyang kamay. Kasi medyo,
may face mask, kaya kung hindi ko niyong sabihin, kamay na lang. Kung ganun, ano po? Dapat may alay. Alay. Pero salamat daw, tapos wala na. Ay, salamat po, hindi, tapos wala na. Hindi po ito tunay na papasalamat sa kanya na nagbigay ng malaking biyaya sa kanila. Kaya dati, noon pa doon sa Amerika, ito pang nangyari daw, isang brother na marunong sa paklangoy. Siya pang isang sportsman, na tanyang na sportsman. And sumakay siya sa isang barko. Ang problema dahil sa malakas na ano po, mahangin, parang ganon, na crash na po yung barko ng medyo malaki, pero siya po ay marunong sa paklangoy. Kaya kulang po yung boat, safe boat, kaya iniligtas niya yung mga nalulunod, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, mahigit sa sampu na daw, iniligtas niya daw. Kaya ito pang nagiging tanyak na yung balita doon sa Amerika, noon pa po, mga 200 years ago. And tapos siya pa isang Kristiyano na sincero din. Pagkatapos ng ilang taon, mga 20 years, 30 years, matanda na po ang brother na ito. Yung pangalan niya ay Spencer daw. Yung pangalan ng brother ito, Spencer. Kaya habang parang Bible study, yung preacher, yung pangalan niya, Aray Tore, isang tanyang na Kristiyano din po, inishare niya yung mga nangyari dati. Iniligtas daw niya. Gaya nito, tayo din po ay naligtas, mga ganyan. Pero hindi niya alam pala, nandito pala yung Spencer. Tapos pagkatapos ng sermon, sinabi ng isang brother, nandito po yung Spencer. Ganun ba? Kaya tumawag siya sa kanya, hindi, tapos kumusta po? Anong nangyari dati? Tapos yung tanong niya, kasunod, mga mahigit sa sampu na iniligtas niyo. Opo, pastor. Pagkatapos sila ay naligtas, anong ginagawa niya? Mo may pagpapasalamat sa inyo na mo ano po sa kanila, sa inyo o mahigit sa sampo, mga 17 parang ganun daw na naligtas mula sa mga masamang sitwasyon. Isa sa kanila lang ay nagpasalamat daw sa kanya, isa sa kanila lang. Yung isa din po ay maliit na bata lang, ngayon medyo matanda na daw siya. Isang batang babae. Siya lang magbigay ng mga konti-onti. New Year, may bigay na daw sa kanya konti-konti. Letter, tapos salamat po, letter, tapos mga konti, yung kaloob. Taon-taon daw ibinigay niya sa kanya. Pero yung mga iba, pagkatapos doon, salamat, tapos wala na daw. Iniligtas naman ang buhay niya. Wala daw. Kaya, ano pang tunay na pagpapasalamat sa Diyos? Bilang lizard ito, dapat meron pong mga sakripisyo para sa Kanya. Para sukulian ang Kanyang biyaya. Yung pang alay. Mga awit 116 verse 17 hanggang 19. Ako ay mag-aalay. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ay maalay sa iyo ng handok ng pasasalamat, tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan, sa mga bulwagan ng bahay ng Panginoon, sa Ginamo o Jerusalem, puri ng Panginoon. Ako ay mag-aalay sa inyo ng handok na
nagpasasalamat. Tatawa sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon. Tutuparin ko yung aking panata sa Panginoon. May reaction. Kaya kung meron po tayong Bible seminar, ito pa ay handok ng pasasalamat sa Diyos. Tama po ba? Bakit meron po tayong Bible seminar? Dahil ano po? Una, sa totoo lang, una, dahil ligtas na po tayo. Kung hindi pa tayo ligtas, kailangan po ba yung Bible seminar para sa iba pa? Hindi. Una, ano po? Ang tao ay makasarili lang kasi nilika ng Diyos. Kung walang bigay, patay na po tayo. Kung may bigay, buhay pa rin tayo. Bakit buhay pa rin tayo ngayon? Kasi may bigay ng Diyos. Bakit kailangan yung Bible seminar? Dahil ligtas na po tayo. Dahil may tinanggap. Tama po ba? Dahil may tinanggap, meron po tayong Bible seminar para sa ibang kaluluwa. Kaya po ito ay handok ng pasasalamat natin. Tama po ba? Naintindihan po? Kung hindi pa tayo ligtas, bakit kailangan yung Bible seminar? Ano ba yun? Parang ganun lang. Tama po ba? Hindi po yun occasion ng mga so-called church sa labas. Ito pang tunay na handok mula sa ating puso talaga. Puso ng isang ligtas. Alam nun na natin kung gaano kahalaga ito. Kaya ako ay mag-alay sa inyo ng handok na pasasalamat. Eh, kaya paminsan, dahil sa protection ng Diyos, dahil sa pagkabay ng Diyos, kung tinanggap natin mga biyaya, nagpapasalamat tayo. Kunwari, sa Linggo, sa Domingo, ganitong umaga, dapat saan po tayo? Kung may tawak ng sideline, doon tayo, dito tayo? Ha? May sideline daw. Ngayon lang. May sideline po. Ngayon lang po. Pwede po? Pwede po ba? Hindi. Dito tayo? Kasi mas importante ang Panginoon ko. Tama po? Oo. Oh. Dapat ganon, pero umalis siya sa sideline. Pero ganon. Meron pong ganitong kaso po. Kaya nagpabiyaya siya. Nagpabiyaya. Pero biglang dumating ang malaking truck sa tricycle. Malapit na. Ang buti. Hindi sila nakasalubong. Pero parang konting ano na. Parang bangga lang, konti. Kaya natumba lang yung tricycle tapos ligtas na ako. Kaya ano ang iniisip ng mga ligtas? Ano ang iniisip ng mga kapatiran dito? Kung ito pang nangyari, ay, disiplina pala ito. Disiplina. Tama po ba? Disiplina po ito. Ay, salamat po Panginoon. Dahil sa inyong disiplina, naunahan ko talaga. Sa pansamantala, naulog ako sa tukso, ay, balik ko na lang. Tama po ba? Ay, salamat po. Ligtas na ako sa aksidente. Tuloy-tuloy na lang? Ibang tricycle? Tuloy-tuloy na lang? Salamat daw. Eh, tuloy-tuloy naman eh. Ano ba yan? Ito, tunay na papapasalamat sa Diyos? Ay, hindi po. Oh. Tuloy-tuloy sila sa kasalanan. Ay, salamat po. Ay, ko, ligtas na ako. Tuloy-tuloy. Hindi po ito pagpapasalamat sa Diyos. Tama po ba? Naintindihan po ba? Masabi ng iba, huwak na ganito. Sabi ng pastor, huwak na. Ay, nakamali tayo. Kaya, pero matikas ang puso ko, nakamali na.
Tapos dumating na yung mga problema, mo disiplina, mo kahit papano. Kung gano'n, ano po? Ay, salamat po. Kasi ligtas na ako sa problema, pero tuloy-tuloy pa sa yung kasalanan? Hindi po, no? Dapat mangingap po tayo kung tinanggap natin ang biyaya. Kung dahil sa biyayang ito, kung ligtas na po tayo, dapat tayo po ay may papasalamat sa Diyos na may ingat. Dapat hindi tayo tuloy sa kasalanan. Tama po ba? Naintindihan po? Yun din po ang handok ng papapasalamat sa Diyos. Kaya next time, wag na ito. Meron pong mga kapatira na palaging late. Palaging late. Siya lang palaging late. Noon po, sa ibang ano po, nang nandun pa ako, palagi siyang late. Yung bahay niya, hindi malayo. Tama lang. Pero sila lang palaging late. Mga 10 minutes, 15 minutes, palagi silang late. Na lumipa ako sa ibang lugar, hanggang sa huling araw, palagi silang late. Sa huling araw pa, late sila. Ay, sinabi ko din po, paminsan, sinabihan din, sana, ikaw mo, matagal na naman kayo dito sa church, ay leader ka na, dapat ten minutes before, hindi 10 minutes later, no? 10 minutes before tayo, kahit 10 minutes, sister, brother, no? Mag-asawa naman, palagi silang late. Pagkatapos ng ilang taon, narinig ko po, naka-aksidente daw sila. Anong araw? Sabi ko sa Linggo daw po. Anong oras? Sabi ko sa kanya. 10 minutes later. Bago sila dumating sa church, naka-aksidente sila. Hindi ko alam, tuloy-tuloy pa kanyan, kahit ganun. Basta tuloy-tuloy sila sa church. Hanggang ngayon din, paminsan nakita ko din po sila. Kaya, kung dumating na ang Panginoon sa araw na ito, sa Pilipinas, mga 9:30, 9:40, 9:50, kung dumating na ang Panginoon Jesus, sana dito tayo kukunin ng Diyos. Tama po? Mga ibang kapatiran naman, dito sila na kukunin ng Diyos. Yung kayo naman, doon sa kalsada pa, sumuusap sa higaan pa, na kukunin ng Diyos sa umagang Linggo. Naiya po tayo, ano? Naiya po tayo. Tama po ba? Kaya kung mapapasalamat tayo sa Diyos, bakit po? Una, ano pang rason? Dahil natanggap natin maraming bagay, mahalagang bagay talaga. Mahalagang bagay. Kaya ito pa ay napakahalaga. Na hindi nila tinanggap. Yung mga iba naman po, hindi nila alam, hindi nila pa tinanggap, kaya hindi nila alam kung ano ang tama, kaya ganun pa rin sila. O tayo naman po, dapat iba na sa kanila kasi tinanggap ko na naman po. No? Natanggap ko na. Mga biyaya, lahat. Kaya dapat iba po tayo. Sila naman ang iniisip nila kung malaking halaga ng pera, yun pa ang importante sa kanila kasi hindi sila alam. Hindi nila alam eh kung ano ang katotohanan. Ay, kung meron po silang malaking halaga ng pera, naiinggit pa rin tayo sa kanila. Alam natin naman yung walang kapuluan yun. Kaya po, ano? Ngayon naman, ano pang katangian ng mga lipunan sa palibot natin sa katapusan ng panahon? Ikalawang Timoteo, chapter 3. Ikalawang Timoteo po, chapter 3, verse 2 hanggang 3.
Verse 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapakmalaki, mapanlait, suway sa mga magulang, mga walang utang ng loob, walang kabanalan. Magiging maibigin sa kanilang sarili. Kaya paminsan mo, ayon sa base sa verse na ito, paminsan sinabi natin yung selfie. Dati walang selfie naman, ngayon palaging selfie. Hindi, tapos sa selfie, siya lang mag-isa. Artista ba yan? Ano pa yan? Yan ang ugali ng artista yun. Kasi yan ang trabaho nila. Tayo naman po, karaniwang tao naman, bakit? Hindi po yung trabaho natin. Ang mga tao magiging maibigan sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, isunod-sunod yan. Kung meron po silang malaking halaga ng salapi, iniisip nila, yun pa ang protection sa kanya, mayayabang. Kaya kung malaking halaga ng pera, mayayabang sila. Tapos mga mapakmalaki, mapanlait, iba na yung ugali, suway sa mga magulang. Sa bandang huli, ano pang rason? Walang utang na loob. Sa ibang salita, ano pang pusong papasalamat sa Diyos? Yung puso na may utang ng loob sa Kanya. Okay po? Utang ng loob. Yung dati, yung ayon sa yung isang halimbawa po doon sa Amerika, may utang ng loob siya sa Kanya. Kasi ligtas na po siya sa pangitan niya mula sa tubig. Kaya walang kabanalan, walang katutubong pag-iibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagbibigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigan sa mabuti. Sinabi ng verse na ito, paulit-ulit tungkol sa yung pag-ibig. Pag-ibig po, pag-ibig. Yung unang pinakarason na dapat hindi tayo kung bakit tayo magpapasalamat sa Diyos, dahil tinanggap natin ang pag-ibig niya. Yung unang pag-ibig po, ano? Nang naligtas po tayo, nang nauna po natin biyay ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, nang una. Sabi ng maraming ano po, patotoo, ngayon ko lang naunang ko po ang biyaya ng Diyos. Ngayon ko lang. Dito lang naunawan ko ang biyaya ng Diyos. Ngayon ko lang nawan ko na yung kaligtasan, nawan ko na yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon ko lang dito lang naunawan ko na yung pag-ibig ng Diyos. Dati hindi. Ngayon ko lang. Kayong pang malaking biyaya, malaking pag-ibig. Kaya tayo pa ay magpapasalamat sa Diyos. Pero yung mga iba na hindi pa nakatanggap ng biyaya ng Diyos, wala pong pag-ibig sa kanilang puso, nang galing sa Diyos, kaya sila naman po magiging maibigan sa kanilang sarili lang. Maibigin sa salapi. Sa loob ng salapi, may pag-ibig. Sa loob ng kanyang sariling paknanasa, may pag-ibig na hinahanap nila. Wala tang utang ng loob. Kaya, hanapin natin yung pag-ibig sa Panginoon. Araw-araw. Yung unang pag-ibig. Kung ganun, yung puso, yung isip, yung espiritu natin, nagiging kontento sa pag-ibig ng Diyos. Hindi sa pag-ibig ng tao, hindi sa pag-ibig ng iba, hindi sa pag-ibig ng material na bagay, kundi sa pag-ibig ng Diyos na lumika, kundi sa pag-ibig ng Diyos na nag-sacrifice doon sa cross. Wala pong pag-ibig sa ibang lugar. Doon lang po tayo nakakontento.
Kung wala po tayong kontento sa ating puso, paano natin ibigin ng iba? Imposible. Dahil nakakontento tayo sa Panginoon, dahil tinanggan natin sa ganang biyaya ng Diyos o pag-ibig ng Diyos, kaya natin ibigin ng iba. Kaya meron po tayong Bible seminar din, no? Hindi nila niluwalhati bilang Diyos ni pinasalamatan man. Ayon pa ang katangian ng mga ugali ng mga hindi ligtas, dapat tayo pa humihiwalay sa kanila. Sanay po tayo sa mga reklamo dahil sa yung dating pamumuhay, dahil meron po tayong mga laman. Kaya Efeso chapter 5 verse 4, gayon din ang karumihan ng hangar na pagsasalita, mga pabibiro na hindi nararapat, kundi ang papasalamat sa Diyos. Mga pagbibiro, mga reklamo, mga karumihan, mga hangar na pagsasalita, kundi ang papasalamat sa Diyos. Kaya yung mga Israelita nagreklamo sa Panginoon. Yung Israelita pa. Pagkatapos sila ay naligtas mula sa Ehipto, nang dumating sila sa disyerto, nagreklamo sila kasi walang daw yung tubig, wala daw yung pagkain doon, pero binigyan pa rin sila ng Diyos araw-araw. Kaya hindi sila magpapasalamat sa Diyos. Kaya Numbers bilang 11 chapter 11 verse 1, ang bayan nang nagreklamo sa pandinig ng Panginoon, nang marinig ito ng Panginoon, nagningas ang kanyang galik. Kaya dapat hindi po ito nangyari, dapat iwasan po natin mga reklamo sa ating puso. Dapat magpapasalamat tayo sa Panginoon. Kung hindi natin maunawaan, pwede tayong humingi ng payo sa Diyos. Kaya paminsan, naintindihan po namin yung sitwasyon ng mga Israelita sa disyerto. Kasi disyerto na naman po, ano? Paminsan, nakatako sila. Paminsan. Kaya kung nahirapan sila, sa halin ng pagreklamo ng direkta sa kay Moses o sa Diyos, kaya nilang manalangin sa Panginoon, "Panginoon, ano pang sitwasyon na ito? Gusto kong alam. Panginoon, gabayin niyo po kami. Panginoon, ano po, bigyan mo ako ng pananaw para, o pangunawa para lampasan ko po yung pagsubong na ito." Pwede natin, ano po, uminang payo sa Diyos sa halin ng pagreklamo lang sa Diyos. Kaya paminsan, kung hindi nyo naintindihan kung ano po ang kalooban ng Diyos, paminsan, meron pong mga gaawin sa church, kung hindi nyo naintindihan, kaya nyo pong magtanong, kaya nyo pong manalangin sa Diyos, magtanong din, ano ba ito? Ganyan. Kaya po yung Bible seminar, ito po ay ano po, handok ng papasalamat sa Diyos. Isa pa yung ating handok ng papasalamat sa Diyos, ito po ay ano, maraming bagay, yung ating pagpabago sa ating buhay, lahat, sa pagpabago sa ating salita. Isa pa po yung Bible seminar din po, kasi bukas na po yung pasimula. Mga awig 118, verse 17. Mga awig po, 118, verse 17 po. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga awig po, 118, verse 17. Ito po yun, ito. Sa tarpaulin po. Sa English naman ito. I shall not die, but live.
declare the works of the Lord. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay ang gawa ng Panginoon. Ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ano po ito? Evangelization. Tama po ba? Mga gawa ng Panginoon. Ano po? Yung kanyang ginawa niya para sa ating kaligtasan. Ito pa ang ano po, purpose ng ating buhay. Para sa yung Bible seminar, ano po, una, yung handok para sa Panginoon dapat malinis. Malinis po. Kaya yung mga kasalanan sa ating buhay, kailangan inalis o kailangan ayusin. Sabi ng Biblia, yung malinis na kasanggapan, yung pang gagamitin ng Diyos. Kaya kung meron po kayong kasalanan sa harapan ng Diyos na kayo lang nakaalam, lumapi kayo sa Panginoon, manalain kayo sa Panginoon para humingi kayo ng tawa sa Panginoon, tapos para nagsisi kayo sa harapan ng Diyos. Okay po? Ano po, para sa evangelization, but dapat tayo po ay naging malinis na kasangkapan ng Diyos. Doon sa ikalang Timoteo chapter 2, verse 20, sa isang malaking bahay, hindi lamang may mga kasangkapan, ginto, pilak, kundi meron din po namang kahoy, luwad. Ang iba ay natatangin paggamitan, ang iba ay para sa karaniwan. Meron pong mga sa loob ng church, loob ng ministry ng Diyos, meron pong mga gaawin, meron po tayo pa ay kasangkapan niya. In verse 21, kung nililinis ng sinuman kanyang sarili mula sa mga bagay nito, maging tanging kagamitan, itinalaga ang mahalaga may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Kaya kung meron po tayong ganitong mahalagang bagay, gaya ng Bible seminar, una, dapat tayo po ay makipagbahagi sa mga gaawin na ito. Ngayon naman po, daytime seminar, gabi po, meron po recorded. Hindi po ito siguro 1 lang, 2 lang, 3 lang, 4 lang. Lahat po ito, lahat. Kahit meron pong Bible seminar sa ibang siguro, manalain po tayo sa kanya. Kung meron po tayong oras, punta pa rin natin para magsuporta. Ngayon naman po, lalong-lalong ngayon naman para sa lahat ng cell group, kaya dapat sama-sama tayo sa ministry na ito. Kaya, dapat saan po tayo? Sa bahay o sa higaan o sa church? Sa patating na oras na ng schedule, dapat nasa church po tayo lahat. Ito pa ang ating handok na pasasalamat sa Diyos para tulungan ng mga ilang kaluluwa. Kung marami po yung invitee, ay syempre mas maganda po. Pero kahit konti lang, mahalaga pa rin ito. Dapat tulungan natin para maliligtas sila talaga. Okay, naintindihan po ba? Kaya para dito, una, dapat tayo po ay malinis. Dapat iwasan po natin yung mga kasalanan. And araw-araw, dapat manalangin tayo sa Panginoon. Sabi ni Apostle Pablo, manalangin kayo para sa atin para buksan ang pinto ng salita ng Diyos. Para buksan ang pinto ng salita ng Diyos. Para sa ligaw ng kaluluwa, yung ating panalangin na may iisang pag-iisip, isang puso ay mahalaga po. Kaya mga anong oras po ngayon? Prayer time? Anong oras po? Sabay-sabay lahat? Anong oras po? 9 p.m. Okay po, 9 p.m. Pagkatapos ng prayer, ano po? Tulog na po tayo. Okay po. Konting tsaka lang. Konting maga. Pwede po, kahit konti lang. Basta, 9 p.m. Sabay-sabay tayo sa panalangin, no? Tama po.
And tapos, yung kailangan nyo ating sakripisyo. Kay papano po? Ating sakripisyo. Ebanghelyo ni Juan, chapter 12, verse 24. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, basahin po natin ng sabay-sabay. Ebanghelyo ni chapter 12, verse 24. Sa katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa ay at namatay, ito ang manatiling nag-isa. Ngunit kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. Una, yung Panginoon Jesus ay naging isang butil ng trigo para sa lahat ng kaluluwa. Tapos, ito pang mensahe, una sa lahat para sa Panginoon Jesus. Tapos tayo naman po bilang kanyang alagad, bilang kanyang anak, bilang kanyang ano po, alipin, sundalo, sumunod tayo sa kanyang daanan. Kung ito ay mamatay, ay nakbubunga ng marami. Kaya sa pangitan ng yung panguna, Panginoon Jesus. Tayo naman po, hindi mag-isa lang po tayo, sabay-sabay tayo, no? Lahat sa iglesia, no? Sabay-sabay kung sama-sama tayo para sa sakripisyo, para sa ibang kaluluwa, para sa Panginoon. Yung mahalagang kaluluwa ay maliligtas. Ano pang kailangan? Sakripisyo po, sakripisyo. Yung oras, yung mga ating offering, lahat hanggang sa ating makakaya. Meron pong cooking schedule daw po, ano po, masundo hatid, tapos paklilinis, tapos yung mga may trabaho, may handog para sa mga gastos, lahat po, ano. Di tapos pag-ibig tungo sa kanila. Una, tayo mismo ay pos-pos ng pag-ibig ng Diyos. Tapos, dahil sa yung pag-ibig na natanggap natin, dahil sa pangitan ng pag-ibig na natanggap natin, kung minamahal natin ang ibang kaluluwa, sila din po ay maliligtas. Kaya una, sa loob ng church, dapat nagmamahal tayo sa isa-isa. Kaya unang Juan chapter 2 verse 1, mga muntik kong anak, ang mga bagay na ito isinulat ko sa iyo upang kayo huwag makasala. Ngunit kung ang sino may makasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harapan ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Verse 9, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag ay napupo sa kanyang kapatid na nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umibig sa kanyang kapatid ay manatili sa liwanag at sa kanyang walang anumang kadahilanang ikatitisod. Ngunit ang napupo sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakas sa kadiliman. Hindi niya nalalaman kung saan siya pumunta sapagkat ang kanyang mga mata ay binulak ng kadiliman. Kaya sa loob ng iglesia, ano po? Tapos sama-sama tayo na may pag-ibig sa bawat isa. Netapos sakripisyo na may pag-ibig ng Diyos para sa ibang kaluluwa, para sa kapatiran, para sa ibang kaluluwa. Unang Korinto chapter 13 verse 1 hanggang 4. Kung ako ay magsalita ng mga wika ng mga tao, mga anghel, subali wika akong wala akong pag-ibig, ako ay maging isang maingay na pumpiyang ang bating aw na aling gagaw. kung mayroong akong kaloob ng propesya, nawan ko ang lahat ng mga hiwaga, ang lahat ng mga kaalaman. Kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga buntok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kapuluhan.
Kaya po, ang pag-ibig ay matiisin, magandang loob, pag-ibig ay hindi mangingitin, napakmalaki o hambok. Hambok, mapakmalaki, mainggitin, kaya hindi maganda ang loob. Ito po ay nagagaling sa ating laman, no? Pero yung mga ligtas po, meron po tayong pag-ibig ng Diyos na natanggap natin, kaya mga maliit na bagay, ano po, hindi po yung problema sa loob ng ating pagtitipon. Kaya po kung may invitation para sa mga ibang kaluluwa, una, ito po ang ating alay, handok ng pagsasalamat sa Panginoon. Tapos, ano po, dapat meron po tayong pag-ibig tungo sa kaluluwang ito. Tapos ito pa ang ating sakripisyo para sa Panginoon. Tapos habang Bible seminar din po, mas importante. Kaya po, sikapin natin upang tuparin ang kanyang kalooban, upang sukulian ang kanyang biyaya sa pangitan ng Bible seminar na ito. And tapos, kung mayroon po tayong Bible seminar, sama-sama tayong lahat. Tapos, pagkatapos ng Bible seminar o meron po tayong follow-up na yung fellowship sa pangitan ng mga visitation. Paminsan, nakita ko po yung mga ano po, yung visitation para sa mga parang inismila, absent lang daw. Hindi po yun para sa mga absent. Parang ganon. Kung umabsent sila, syempre, maraming alalahanin tungkol sa kanila. May nangyari ba ito? May sakit pa? Ano ba? Anong problema sa kanila? Kaya, dahil minamahal natin ang mga kapatiran. Kaya maraming alalahanin tungkol doon. Kaya po, meron po tayong mga visitation para alagaan yung mga kapatiran. Kung meron pong mas okay po yung mga kapatiran na ito, kung binigyan tayo ng Diyos, mas okay na yung sitwasyon, para ano po yun? Para sa aking sarili lang? Hindi po. Para sa aking sariling katawan? Hindi. Para sa kanyang kaluwahatian, para sa kanyang kalooban, para sa ibang kaluluwa, para sa ibang kapatiran. Kaya, kung meron po tayong konting mas okay na yung sitwasyon, dapat magpapasalamat tayo sa Panginoon. Dahil dito, meron po tayong, kung magpapasalamat tayo sa Panginoon ng talaga, meron po tayong alay. Alay po. Kaya sinabi ng Bible, hindi dapat natin ginagamit yung pagkataon para sa ating sariling paknanasa, kundi para sa kalooban ng Diyos. Kaya kaminsan, kahit ano po, iba-iba yung sitwasyon konti, pero lahat ng mga meron pong kabutihan ng Diyos sa ating buhay, gamitin natin ito para sa kanyang kalooban, para sa kanyang kaluwahatian, para sa ibang kaluluwa, ibig sabihin yung mga kapatiran din po o yung mga hindi paligtas na may pag-ibig na natanggap natin. Okay, hanggang dito po tayo, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilamang Diyos, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong pananasalita. Ngayon, pinarap po natin ang tungkol sa handok na pagpapasalamat sa harapan ninyo. Pakigabay niyo po kami sa aming buhay, yung ating isip, puso, salita, yung lahat ng mga lakad. Sana ito pa ay katanggap-tanggap sa inyo. Galing sa aming utang na loob na may papasalamat sa inyo. Pakitulungan niyo po kami upang maunawaan kung
gaano kahalagang bagay na tinanggap natin at tatanggap natin mula sa inyo sa pangitan ng Espiritu Santo. Meron po kaming Bible seminar na ipinakaloob ninyo na darating, kaya pakiikabayan nyo din po kami upang magampanan ang inyong mission ng mabuti sa pangitan ng inyong karunungan, sa pangitan ng inyong banal na pag-ibig na natanggap po natin sa loob ng aming puso. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Okay. Maraming salamat po.